for you and your hand not to the mouth that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness, and darkness, and tempest. And the sound of a trumpet and the voice of words, which voice they had, they that heard entreated that the word should not be spoken to them anymore. For they should not endure that which was commanded, and if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart. So terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Paki ano ba da? Paki ano lang. Ah, matuto rin. Malit pa naman yan eh. Pero parang matutong mag-behave. To the general assembly and the church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, to the spirits of just men made perfect. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling, that speaketh better things than that of fear. See that ye refuse not him that speaketh, for if he is, for if they escape not who refuse him that spake on earth, much more shall we not escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word yet once more signified the removing of those things which are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore we receive a kingdom which cannot be moved. Let us have a grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Sabay-sabay. For our God is a consuming fire. Okay, let's pray, Lord. Salamat sa inyo sa mga salita, Panginoon. Matutunan namin ang lesson namin ngayong hapon. Panginoon, kayo pong magabay. Salamat niyo pong gawa ng kaaway, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Mga bata, ha? Huwag mo na makulit kasi nakakagulo, ha? Tingnan mo yung katabi mo, Ali, ha? Diba? Bait, di ba? Kaya mo ba yan? Kaya mo yan. Pakialis mo nga yan, di ba mainit yan? Parang gusto mo isuot yan eh. Ayan, ganyan mo lang ha. Okay, so sino ulit bida sa Book of Hebrews? Jesus. So marami na tayo napagdaanan, no? Ilan bang Hebrews? Last chapter na tayo next time. So sa verse chapter 11, of course, the heroes of the faith. Tapos natin, nakita natin yun. Yung mga tao may pananampalataya, may rewards sa Diyos. Amen? Kahit yung iba nga doon, hindi nakuha nila yung rewards dito sa lupa. Hindi ganun katindi, no? Pero pangako ng Diyos yun, matutupad yun, sigurado. Ganun din sa atin ngayon. Kaya nga, inaral natin yun. Pero last week naman, yung follow-up doon, no? Dahil nakita natin, may mga sumunod sa Diyos, sila yung nagtagumpay, sila yung pinagpala ng Diyos, nakamta nila yung tagumpay. Ano gagawin natin ngayon? Diba? So, doon na tayo na tapos last week. So, sabi dyan, eh kung sila ay napakarami nga, hindi naman isa lang sumunod sa Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, baka sabihin, ang daming peke, kulto, still, namimeki sila. Ibig sabihin, may sinusunod sila, may believe sila, may kumpiyansa sila sa Panginoon. Kaya sila ay medyo ganito nga ako ng konti. Ito yung tao eh. Okay? So, sa tayo, hindi na tayo dapat ano, yung kunwari. Ba't ka ba magkukunwari? Okay, so maganda na. Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi dyan, lay aside the weight. At especially yung kasalanan. So ngayon, yung mga bata, makulit pa talaga yan. Pero, unti-unti nga po yan. Kaya, maganda, sinisita sila, sinasaway. Masanay na sila ng gano'n. Pag sila yung nasanay na hindi sila sinisita, kahit sila yung magulo, hindi sila pamilya doon. Parang maninibago sila. Di ba? Kaya I believe yung iba dito matagal eh. Kasi nga, medyo antindi na nung ano sa sarili nila. Gusto ko, mga sunod! Kahit bata pa yan. May mga ganong attitude, di ba? So, hindi pwede yun dito. Kasi nga,
nag-aaral tayo salita ng Diyos at ganun din, hindi talaga tama yun sa mga bata. Okay? Kasi iba naman, alala ko lang tuloy, no? Iba yung mga style ng iba ngayon, yung sinasabi na edutainment, talaga edutainment. Maganda rin sana yun. Sabihin, kung gusto mong mag-aral daw, medyo parang in-entertain ka, di ba? Ginagawa natin medyo dito yung aso. Kailangan talaga matuto kayo na medyo solid na instruction. May hindi yung like yung binibaby. Kasama yun sa instruction na minsan naisigawan kayo kasi pag mali talaga, di ba? Alam mo ngayon, nadidetermine mo, itong mali, itong mali. Itong maling mali ito kasi sinigawan eh. Di ba? Pag pinaalis na, pag pinalayas na, may siya dito, natindi na yun. Okay? Ito yung mga mabait, ito yung pinupuri. And then, so at least naiintindihan yun. So kaya dito, yung mga kasalanan, iwanan mo yan. Kasi lahat naman makasalanan. Pero yung iba, mas makasalanan. Paulit-ulit, sinabihan na. So iba yun. Kaya sasabi dito, para sa ating mga Kristiyano, iwanan nyo na yan. Nahihirapan lang kayo dyan, di ba? Diyan ka rin nahihirapan eh. Karang ganyan lang yan. Yung mga tinutulungan nga tayo. Pag tinignan mo yung buhay nila, bakit kaya ganyan? Saan nagsimula yan? Okay, bakit? For example, merong mga mahirap sa palagay nyo. Palagay nyo lang. Medyo simple. Again, hindi ko mako-cover lahat dito. Pero, ang basic kasi niya, bakit may mahirap? Kasi, kasalanan yan. Either tamad or minsan, hindi pa papagkatiwalaan. Tindihan nyo ba yun? Pag ikaw hindi mapagkatiwalaan, binigyan ka ng trabaho, okay, pasok natin 8 to 5. Dapat alas 8, dito ka. Alas 5 nga, alis. Wag, kahit wala yung boss mo, tapusin mo yung ginagawa mo. Ganun lang kasimple usapan. Eh, hindi mo ginagawa. Di ba? Lalo ngayon, kasi work from home yung iba, di ba? Kami, so... Ano mangyayari? Hindi ka pagkatiwala. Hindi, ayoko na sa'yo. Ang tinanong, ba't wala kang trabaho? Diba? Kasi, hindi na pagkatiwalaan. Nakasalanan kasi. Ganun lang yung mga bata. Men, ganun din kayo. Nag-aaral pa lang kayo. Niloloko nyo ba yung teacher nyo? Nanay nyo? Naintindihan ko po yan. O, sige, exam. May kodigo ko pala or something para lang... Alam nyo naman yun, di ba? Maganda, arali mo talaga, nadadagdag naman yun sa'yo, ba't ka man dadaya? So, sinasummarize ko lang ha, yung kasalanan, yan ang magkokos, magpahirap sa atin. Okay, kaya ginawang example dito sa Panginoong Jesus. Siya yung example, siya nga, wala siyang kasalanan. Tapos siya pa yung pinarusahan. Sana nakukuha natin yung medyo contradiction dun. Kasi nga, nagmahal siya, yun eh. Sa inyo, kunwari, walang nagmahal sa'yo. Kunwari, si Maddy, hindi minahal ng kunwari lang, hindi minahal ng magulang, hindi yan papakainin. Gusto mo ba yun? Siyempre, hindi. Di ba? Lahat tayo gusto natin, minamahal tayo. Mas maraming tao nagmamahal sa atin, mas okay. Pero, normally nga, pag hindi na kayo tayo mahal, kasi ang kulit mo, di ba? Lakas mong kumain, iwanan na kita. Ganun yun. Ang Panginoong Jesus, wala nga siyang kasalanan, pero inako niya yung kasalanan natin. So, yun ang ating pattern na wala tayong excuse kahit kailan na mawala ng gana or mawala ng dahilan para alisin yung kasalanan at i-pursue yung ating gina-pursue nga, which is, mamaya, yun yung ating topic, holiness and peace. Okay? So, dito lang last week, inanar natin to eh. So, ang Panginoong Jesus, grabe yung pinagdaanan niya. Okay? Tayo, konting gutom lang, konting ano lang, boring lang, konting... Eh, ang Panginoon, talagang wala na siya eh. Talagang, ito ngayon, tayo sa mga karapatan natin, di ba? Ang Panginoon, talagang nawala siya ng karapatan, di ba? Hate speech din siya. Ibig sabihin, talagang binusalan yung bibig niya, pinatay siya eh. So, wag na wag kayong ikukumpara niyo yung sarili natin sa Panginoon na para bang napaka-hirap ng pinagdadaan natin. Amen? So, ngayon naman, medyo nag-shift dyan bago matapos yan. Kung may mga paghihirap nga tayo, parang ano lang yan, kontrolado naman ng Diyos yan, di ba? Hindi ka naman nahayaan ng Diyos na talagang magulpe. Kung hayaan ka man yan, medyo masaktan. Mahirapan, kontrolado niya. So, kinukumpara ngayon dito, bago matapos yung part last week, sa isang batang pinapalo. Diba? Diyan tayo matatapos eh. So, umpisa natin namaya. So, sino pinapalo dito? Natanong ko last time, diba? Lahat naman. Sino hindi pinapalo dito? Ikaw, Kian.
Tama ba, Kian? Kay sir, inapalo ka ba, Kay sir? Malakas ba? Wala na, ngiti ka. Ikaw, Aluya, inapalo ka ba ba? Malakas? Opo. Si Madeng, pinapalo ka ba? Okay, tamo na, kaya pala eh. Ikaw, Bembem, pinapalo ka? Ano sasabi mo? Thank you. Thank you. Dapat ganun. Ikaw, Madi. Pinapalo ka ba? Okay. So, normal yun. Okay? Makulit kayo para matuto kayo. So, ganun din sabi dito yung mga Kristiyano ngayon, mga anak ng Diyos, ay hinahayaan ng Diyos na minsan mahirapan. Especially pag nagkasala nga. Para matindihan mo, eh, loko-loko eh. Diba? At medyo in-encourage siya tayo. Normal yan sa mga anak kasi lahat ng anak ay partakers ng yan, pagpapalo nga. So, dito tayo natapos last time. Now, no chastening for the present, see it be joyous. So, huwag kayong magulat na bakit kaya pinapalo, sakit naman. Eh, ganun talaga. Okay? Kaya sabi dyan, ang maganda dyan, ay kayo natuto, pag nakakita ka ng batang ang bait-bait, sinong kilala niyang ganun? May kilala ka bang ganun? Ang bait ng bata, pag tinignan mo, ang bait naman ito, sobra. Kilala kang ganun? Wala. Ikaw, si Rachel, kilala mo ba si Rachel? Oo. Wala ka bang kilalang mabait? Wala pa rin? Bagay, mas kilala mo siguro siya sa akin. No? So, ganun yan. Pag sabi dito, ang bunga daw niyan ay righteousness. Okay? Kaya sila nagiging matuwid, magalang, mabait, hindi loko-loko, isang sut-sut mo lang, sunod na. Yung iba, kailangan mong pakiusapan, kailangan mong yun, palabasin. Minarating ka mo na isa, dalawa, tatlo, sige, lumabas ka na. Ayaw mo dito eh. Ang ganon. Yung iba, hindi ganon. Mabait pa nga, magalang. Okay? Parang ma-practice natin ha, kung gusto nila. Sa bagay iba dito, mahal na mahal nga ako eh. Pero mas maganda, ano, matuto din kayong gumalang sa matanda ha, kay pastor, ha? Hindi pa na masyadong matanda. Maganda yung ma-practice, especially mga bata. Amen? Yung gagawin nyo? Makita si pastor. Good morning, good afternoon po, diba? Ganun ha? Basahin nyo kung tawagin nyo si mamaya nyo. Mayan, mayan! Turuan din natin itong mga to. Yan kasi sabi dito, magiging righteous ka. Amen? So ngayon, dito tayo. Wherefore, lift up the hands which hung down in the feeble knee. So medyo nag-shift siya ngayon. Kung ikaw daw ay nagpapakabanal at ikaw ay, alam mo na, napalo ka na, natuto ka na ngayon, anong gagawin mo na ngayon? Anong pakinabang natin doon? So, sino ba yung nag-i-encourage sa ibang tao, nagtuturo? Ngayon, yung mga ate-ate nyo, di ba? Bakit marunong yung ate nyo? Dati, bata rin yan eh. Kasi nga, siya na yung una napalo, natuluan, napagalitan. Pero pag marunong na siya, tutulungan ka ngayon nila. Okay? Sino ditong wala nang, sino yung bunso dito? Bunso ka ba? O ito, hindi rin pala bunso ito, no? Ikaw, bunso ka. Ay, hindi rin pala, no? Si Levi, bunso ka na. So, lugi kayo, no? Wala ka. Pero kahit na, may mga pinsan-pinsan kayo, di ba? Kailangan nyo rin matutong magtyaga. Kasi lagi, hindi nauubos yan. Yung mas bata sa inyo, yung mas matalino ka, hindi, di ba? Mas magaling ka. Hindi nauubos yan, eh. So, spiritually naman ngayon, ganun din. Kahit yung iba, nakikita nyo, matanda na. Minsan, inaalalayan pa natin yan. Kasi spiritually, mga bata pa. Ano yan? Madaling magagalit, madaling madiscourage, mahina. Tulad lang yan, mayroong ano lang, umuulan lang. Hindi na ako mag-church, umuulan eh. Bira, naliligo nga iba sa ulan eh. Diba? Ang hina no, pag nakita mo yung ganun tao, amen? Ang dahilan lang di mag-church, ulan, module. Eh, di mo mamaya yung module eh, di ba? Kaya unahin mo, mahina rin yun. So, inaalalayan natin yun, okay? Ganun daw, pag ikaw yung nag-mature, aalalayan mo yung iba ngayon, okay? Yung sinasabi dyan, hands hang down, yung sabi, parang nangihina na. O yung feebleness, nakakita ka na ba ng mahina, hina? Inaalalayan yan, okay? Pero again, pag ikaw nga ay naging malakas kumpara sa kanila, no? Spiritual. And make straight paths for your feet.
lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Okay, so yung sabihin, pati yung sarili mo pala, pangalagaan mo. Bakit? Eh, kasi may inaalalayan ka. Kunwari, sino dito? Sinong volunteer? Gusto ma-expose? Kunwari, ikaw na lang. Ayaw mo, ikaw. Ayan, kunwari lang, actor lang kayo dito, actor. Bilis, Wayne. Ah, Wayne pala. Flame. Tapos, si... Alin. Gusto mo umate? Ayaw mo. Ayaw na nga. Basta imagine nyo na lang, meron ditong hirap na hirap na. Okay, so tinutulungan mo ngayon para makalakad. Eh, ikaw din, ha, dapa. Anong nangyayari sa inyo? Dapa kayo pareho, di ba? So kaya, tandaan nyo, pag ikaw umaalalay ka na, salamat sa Panginoon, di ba? Dito may mga nakakaalalay na. Salamat. Palakasin nyo rin yung sarili nyo para naman, yan, yung lame nga daw, hindi, pag sinabing turn out of the way, siya maligaw. But let it rather be healed. So, yung medyo sinasabi naman dyan, yung medyo bumabalik kasi sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakagalit. Diba? So, hayaan mong mag-heal. Hindi yung pareho na kayo natisod sa kalalagyan nyo. Madalas yan, diba? Pag siguro, pag nakikita nyo yung mga magulang yung nag-aaway, ano mangyayari? So, pag wala nagbigay dyan, walang mas marunong dyan, pareho na silang discourage. Kayo din. Pati kayo, di ba? May discourage kasi mga magulang nyo eh. Kaya ito na ngayon yung ano natin. So, dahil doon, anong kailangan natin gawin? Kasi puro itong mga ano eh. So, pakibasa nyo nga po. Ready, go. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Ano yung sabihin ng shall see the Lord? Muna. Sinong nakakita na sa Diyos? Kailan? Naloko mo kami. So, wala pa nakakita sa Panginoon, di ba? Pero, maraming faith, ano kasi ito eh? Obviously, para sa mga hindi ligtas, para maligtas sila. Okay? Pag hindi pa sila ligtas, pag ikaw ay follow peace and holiness, nakikita nila yung buhay mo, ay mo-convict sila. Again, hindi yung, tawag nilang lifestyle evangelism. Ibig sabihin lang, matutulungan mo sila. Hindi sila matitiso, di ba? Kailan lang, tapos ako kay David eh. Huwag ganun. Galit na galit sa kanya si Nathan eh. Tsaka ang Diyos eh. Di ba? Kaya maganda, pag sinabing ano naman yung follow peace, ibig sabihin, yun ang gusto mong mangyari. So kung kunwari, mayroon ko pwedeng pigilin. Kunwari, dahil nagpapark dyan minsan sa unahan namin, saan gusto kong awayin? Hindi naman. Pero kasi nga, minsan, yung isang beses pa, pinark mismo sa ano eh, sa driveway eh. So, hindi nyo pa naiintindihan yun, di ba? Pero kung nangyari nyo, may sunog dito, hindi kayo makalabas. Di ba? Eh kung iwanan nyo yun hanggang gabi. So, nakakapikon din minsan, di ba? Pero syempre, iniisip ko, anong gagawin ko dyan? Kaya nagdadrive ka na lang. Okay, ayan, nag-uusap kayo. Naghihiraman kayo ng cellphone, nasira, kung ano man yan. Ano dapat iniisip mo? Yung bandang huli, may kapayapaan kayo. Hindi yung, pag ginawa ko to, mag-aaway kami. Huwag ganun, di ba? Kung alam mo na mag-aaway kayo, alisin mo na yung options mo. Amen? Huwag na. Hindi yung holiness, ganun din. Nabanggit natin kanina yung mga kasalanan, alisin mo yung kasalanan. Kung ano man yan, malamang maganda ang patutunguhan yan. Amen? Alam nyo naman yung mga kasalanan? Alam nyo naman yan. Kung ano yung masama, iwasan mo na. Diyan lang naman madalas talaga nagkakagalit-galit eh. Puro kayo sakim, puro kayo ano. Tamad, pwede rin ganun. Nagkakagulo-gulo. Okay, hindi ko na masyadong ano yan ha. Sabi yan, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. So, patuloy lang, no? Dinidescribe dito yung pag sinabing looking diligently, parang kanina rin.
Naghahanap ka ng paraan. Okay? Kasi sinabing fail of the grace of God, ibig sabihin niya, katulad niyan, meron talagang mga lumaki ng di naturuan. Okay? Alam mo naman yun. Diba? Kaya ako, inaalam ko lahat kayo eh. Yung background nyo, hanggat maaari. Para matulungan ko kayo. Amen? So, alam ko yung iba sa inyo, kailangan ng alalay. Okay? Kaya, alamin mo yun. Yung sabi dito, ganun din kayo. Pag alam mong pikon, kung alam mong pinagdadaanan, gano'n, na-busted, or ano man yan, diba? Huwag mo nang asarin. Kasi yung may mga sugat niyan, lumalalim yan. Yung sinasabi ditong bitterness. Alam niyo yung bitter? Sa Tagalog, ano yan? Bitter. Mapait, diba? Ano yung sabihin nung, ba't sinasabi yung bitterness? Hindi naman tayo kumakain dito. Ito yung description sa relationship na mapait. Ano yung mapait? Diba, pag mapait ang isang bagay, naglilinger siya eh, diba? Kanino mo pa kinain, uminom ka na ng anong ininom mo, andun pa rin. So, yun yung bitterness, yun yung naglilinger sa yung ano. So, ngayon, sa human relationship, ano yan? Kailan nangyayari may bitterness ka? Nangyayari na last year pa, galit ka. Hindi ko maintindihan, basta galit ako dito, nakita ko lang yung mukha, galit na ako. May nangyayari sa inyo. Okay? Yun ang iiwasan mo. Na maaalala ka lagi nung ito yung ano eh. Niloko ko nito eh. Ninakawan ako nito eh. Eh kahit pa pinagkakasundo-sundo kayo dito, ang hirap, di ba? Eh ako nga lang, no, na ano ko sa inyo kasi minsan nangihingay nyo. Ang kulit nyo. Pero ako kasi, sinanay ko na yung sarili ko doon. I mean, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa batang makulit. Dahil bata sila eh. Bata eh. Pero din, may mga... May ibang level na yan na ano, may iba minsan. Anyway, basta yun ang gagawin natin sa bawat isa para daw hindi magkaroon ng bitterness. By the way, ano po yung resulta ng bitterness? Sabi dyan, and thereby many be defiled. Okay, pag may bitterness, anong defiled? Pag sinabing defiled is parang nilamon yan eh. Ibig sabihin yan, ano yung mga alam kayong nilalamon kayo? Yan nga, yung inggit, yung galit. Pag sinabing nilamon na, hindi na makawala doon. Okay? Sinong nilamon na dito? Ng bitterness, ng galit. Diba? Itong mga to, ito, ilang beses ko nasabihin to, pero andito pa rin sila. Ibig sabihin, baliwala na yun. Amen? Pinatawad mo na ba ako, Inigo? Okay. Eh, si Rachel, naasal ka naman ba yung pasto minsan? Ah, hindi. Okay, so patawaran tayo. Amen? Kasi ang pangit nung may bitterness ang relation. So, kaya ang kailangan dyan is looking diligently. Ibig sabihin, alamin mo yung makakatisod, yung kakagalit niya. Huwag mo nang gawin. Diba? At kung kailangan mong gawin, isip ka pa rin na hindi masyadong ano, masakit. Ayan. Hanggat kaya. Amen? Hanggat kaya. Ito naman. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. So medyo historical background tayo dito kasi may binanggit na karakter. Para lang maintindihan natin yung kwento. Okay? So meron daw isang tao, medyo nabanggit natin dati ito eh, yung si Esau, tsaka sinang kapatid ni Esau? Si? Jacob and Esau, tatay nila si Isaac, nanay si Rebecca. Ano sila? May mamanahin na sila. Napag-usapan din last time yung mamanahin, di ba? Kailan ba yun? Anong kailan lang eh. Ano yung mamanahin? Flame. Yung mamanahin ka ba? Sakit ng utang, no? Hindi. May mga minamana tayo sa magulang natin. Depende kung anong inipon nila sa atin. Pero, itong si Iso daw, ganito. So, may mamanahin na siya kasi panganay siya, doble nung kapatid niya. Malaki ba yung doble? O syempre, kung 1 million sa kanya, 2 million, laki nun. So kaso, inisahan siya nung Jacob. Niloko-loko rin, tulad niya, no? Pero sinasabi dito, ang binibida kasi siya dito, siya, yung ginawa niyang mali. Na meron siyang pinagpalit, no? Malaking halaga, mga importanteng bagay, pinagpalit niya sa napakaliit lang. Kung sabihin natin may mamanahin si Iso na kunwari, ganito kalaking property. Alam nyo kung magkano yung ganito? Sabihin natin mga 3 million. Sabihin mo ganun.
Kaya niyo na bang ilagay sa utak niya 3 million? Okay. Alam niyo, pinagpalit ni Iso doon sa 3 million. Pagkain lang, 1 million. Magkano yung goto dyan ngayon? Ah, limang piso. Ganun ba? 25. Naintindihan niyo ba yan? Umpiyat natin, ha? Mga bata, hindi nakikinig, eh. Minsan sa church, maraming usapang pera, kaya makinig kayo, ha? Sabihin lang natin yung property, 3 million. Yan ang... Sino nakahawak ng 3 million dito? 300,000, 3 million. Yan, puro zero. May ganyan bang pera, pastor? Meron yan. Mga bangko, di ba? Ganyan yung mamanahin mo dapat, claim. Gusto mo yan? Gusto mo, hindi? Ikaw, Inigo, gusto mo yan? Siyempre, lahat naman tayo, di ba? Kaso ganito ginawa ni Iso. Nagmadali siya. Dahil lang nagugutom siya, pwede naman siya maghintay, magluto siya, di ba? Ang pinagpalit niya, ganito lang. Sabi ni Brad, 25 pesos lang. Magpapalit mo ba yung 3 million sa 25 pesos? Kung nasa tamang wisyo ka, kung nasa tamang pag-iisip ka, hindi. Kaya, at least nakita niya yun, ha? So dito, yung example natin dito sa ISO, pinagpalit niya. Bakit? Kasi lang siya ay nagmamadali, at gutom na siya, at hindi siya nakapaghintay, wala siyang pasensya, at wala siyang pagpapahalaga. Yun yung bandang uli. Wala siyang pakialam kung malaki yung mamanahin ko, okay na ako sa maliit. Okay? So ngayon, ito mga bata, especially, ano yung fornication? Alam nyo na ba yung fornication? Alam mo na yan? Kayo? Sabi ko na dati yan, di ba? Ano yung fornication, Chelsea? Mga bata pa, hindi lang bata, basta hindi kayo mag-asawa, ano ginawa nyo? Ginawa nyo yung ginagawa ng mag-asawa. Tama ba yun? Okay? Nagsiping na. Yun yun. Ngayon, alam nyo na, ha? So ngayon, si Iso, kinukumpara siya doon. Ano naman kinalaman? Kasi ganun to yun. Yung mga tao doon nagpo-fornicate, ibig sabihin, nagmamadali din. Gusto na mag-asawa. Kaya yung mga post nyo minsan, kayo ba sa inyo, sinasabihan ko eh. Nagagalit ba kayo sa akin? Nakikita ko kasi. Huwag nyo naman ako i-block. Pero sabi, mga jowa-jowa na. Tama ba yun? So si Iso, ganun. Actually, kaya nga bandang huli, nag-asawa pa yan ng tatlo. Diba? Una, dalawa, tapos, tama ba? Tatlo, apat. Tatlo. Una, dalawa, una, isa, dalawa, tatlo. Pero yung inaano ng Hebrews 12, yung maling-mali niya na wala siyang pagpapahalaga sa kanyang inheritance nga, okay? Kaya sabi dyan, mali pala ako dito. Sabi dito, one morsel of meat. O, tama. Kasi isang morsel lang, yung isang ganyan lang, isang unit lang. Pinagpalit niya na yung birthright na. Sige, ikaw na yung panganay. Wala akong pakialam dyan. Okay, so ganun pala yun. Pag nag-fornicate ka daw, ganun yun. Syunga-syunga ka. Antindi ng pinagpalit mo. Hindi ko sinabing wala ka ng pag-asa. Sinasabi ko lang, ay, sayang. Amen? You're stupid. Ganun lang yun. Kaya wag na wag. Amen? Eh, pastor, yung mga nakikita ko sa Baybay Sapa, puro bata pa lang. Jowa-jowa. Huwag ka nang gumaya, di ba? Maging matalino ka. Amen? Ah, tuloy natin. Sabi dito, for you know how that afterward, when he would have inherited blessing, ito yung sabi ko kanina, may mamanahin naman siya. Pero nung tayo na mamanahin niya na, oh, ito na, mamanahin, mamatay na yung tatay ko. Oh, naka yung blessing ko. Ano nangyari? Naunahan siya ngayon ng kapatid niya. At sabi doon, ha? Nay, Lazada. This message is brought to you in part by Lazada. Hindi kasi sabay-sabay. Anyway. Ito na, mamamana na ako. Niloko na naman siya ng kapatid niya kasi madali nga siya maloko. At wala na rin yung birthright niya. So, ang sabi dito, iyak-iyak pa siya ngayon. Di ba? Alam niyo ba si Iso? Kaya pag naalala si Iso, hindi ba iyakin? Pero, grabe yung iyak niya eh.
So doon niya na-realize nga, ano yun, di ba? Nakita niya yung numbers, di ba? 3 million na pinagpalit ko! Pinagpalit ko sa pagkain lang, na pwede ko namang, di ba? Ganun yun. So, nakikita ko sa inyo, mga bata, ganito. Pag pinagpalit niyo ang Panginoon, alam niyo ang mangyayari. Pag malaki na kayo, di susumahin niyo yung naging buhay niyo, di ba? Itong, kunwari, si, kunwari lang, ha? Kunwari, si Plain, maka-Diyos. Kunwari lang, ha? Tapos, si Regine, ano, wala lang. Bali, wala sa kanya yung, ano, church. Kunwari lang, ha? E, di lalaki ka, ilang taon na si Regine? 7, si Flame. 10, okay, lalaki kayo ngayon, niloloko-loko mo si Flame. Church ka ng church, wala naman yan eh. Mananampalataya sa Diyos, Bible-Bible ka dyan. Paglaki nyo ngayon, dun magkakaalaman, na? Kasi makikita mo yung buhay ni Flame, kakaiba, kasi kahit pa hindi ganun kayaman, eh maayos yung pamilya niya, amen? Ginagalang siya ng anak niya. Gusto mo ba yun, Flame? Oh, nilalayas-layasan ka lang na anak mo. Di ba? May mga ganun. Parang nabubuhay ng ano, ang hirap. Nakakausap kami ganun eh. Wala na, wala siyang magawa kasi hindi na disiplina ng maayos yung bata siya. Yung bata pa yung mga anak niya. So, ganun na lang. Imagine yun. Kaya, iiyak ka din bandang huli pag nakita mo yung blessing ng iba. Amen? Ngayon, di mo pinapahalaga niya pag andyan na yan. May inggit ka, pwede pala akong magkaroon ng gano'n. Pareho lang naman kami ng, di ba? Magkapitbahay kayo, nakita mo kayong, di ba? Magkakalaro lang kayo dati. Pero siya, inunan niya yung Panginoon, ikaw hindi. Ano mangyayari sa'yo? Inggit ka ngayon. Hindi tawa gagawin mo, iyak. Men? So kaya, gano'n. Eh, nagsisi naman siya, pastor. May mga, may pagkakamali kahit anong sisi mo, wala na. Eh, babalik mo pa ba yun? Hindi ka nag-aral. Panay laro ka. Panay ML ka. Panay TikTok ka. Panay gala ka. Panay to... Ano ba? Hindi ka nag-aral. Eh, ako nyan. After 10 years, kaya mo ba bang ituloy yung pag-aaral mo? May nakita akong ganun, pero hirap na hirap kasi niloloko na siya eh. Ang hirap na. Kaya may mga ganun, mga bata, especially kayo. Ang hirap nun. So, lagay naman lang spiritual naman. Okay? Naitindihan nyo na yun, mga bata, di ba? Madalas sinano sa inyo eh. Spiritual naman, anong ibig sabihin nun? O di ganun din. Ngayon, pinag-aaral ka ng salita ng Diyos, ini-invite ka sa church. Ano ba? Sina-challenge ka, maglingkod ka sa Diyos. Magbasa ka ng Bible mo. Manalangin ka. Ayusin mo yung fellowship mo sa kapwa mong Kristiyano, sa pastor mo. Hindi mo ginawa, saka na lang, pastor. Papayaman muna ako. Pag may hindi ka naka, ang hirap habulin yan. Men, yung mga ito, mga, kaya nga yung mga sinishara natin, kahit hindi sila, alam mo na, naligtas na sila. Okay, ligtas na, pero sinishare naman ang ibang blessing, di ba? May mga kilala tayo, nasa ibang church. Yung church nila, napaka-lame. Napaka walang kwenta, walang soul winning. Ano pa, iba, post-teaching pa. In-invite namin sila, eh, ba't ngayon, dyan pa? Ginagawa nyo dyan. Diba? So, yung kahit kaibigan natin iba, yung iba, ligtas naman, yung iba, hindi. Pero yung iba, ligtas, nakakapanghinayang pa rin. Amen? Kasi hindi mo rin mahahabol yun. Yung mga anak mo, pinalaki mo dyan sa compromise. Tay, ba't nga ba hindi tayo doon sa maayos na church? Siyempre, hindi mo naman sabihin gusto ko dito kasi kung ano man compromise mo na yan, hindi mo naman sabihin yan, di ba? Pero makikita ng anak mo yan, hindi mo pwede sabihin hindi. Alam nila yun. Men? Mabalik mo ba yon yung 10 years na sinayang mo? Hindi mo mabalik basta-basta yon. Kaya sinasabi, kinukumpara dito, iyak-iyak ka, iyak-iyak, wala na. Paano ibabalik yon? Nakuha na. Tandaan niya, mga bata, kaya madalas example kayo, mangipin eh. Ayun, pastor, pwede bilhin, di ba? Pwede ka magpapostiso. Kaya, iba na technology rin, eh, no? Pero, still, hindi pa rin. Iba yung natural na ngipin. Magsisisi kayo pag hindi nyo nalagay yung ngipin nyo. Anyway, the sound of the trumpet and the voice of the words, which voice they have heard entreated that the word should not be spoken. Taka.
Dito muna tayo. For ye are not come unto the mount that might be touched and that burned with fire, nor unto blackness, darkness, and tempest. So, ang sinasabi niya dito is yung, kung alam niyo yung kwento ko sa Exodus, gusto silang i-meet ng Diyos, di ba? Lahat sila, sambayin niyo ako, gusto kayong kausapin. Ngayon, lahat kayo gustong kausapin ng Diyos, pero no, pag-usap ba kayo sa Diyos lahat? Di ba? Sana, oo. Kahit kung may maingay dyan, gustong ano, makinig ka lang, amen? So, umaten ka, pag-alagala yung utak mo. So, alam niyo ba nangyari doon? Gusto silang i-meet ng Diyos, pero sila, sige, nung andyan na, kakausapin na sila, takot sila. Natakot na. At ang sinabi nila is, huwag na, ayoko nang kausapin ng Diyos, ikaw na lang. Tinulak na yung si Moses, ikaw na lang. So, ito naman yung pang-ano kasi ito, another phase nung sinasabi natin ng blessing. Kung si Iso, ang blessing lang niya is, ano, nga, inheritance, itong mga tao ng Diyos, yung Israel dapat, ano yung mamanahin nila? Eh, sila nga dapat yung people of God. Ayaw mo bang makausap ang Diyos? Sinong gusto yung kausap? Mga tambay na adik o ang Diyos? Bakit? Ano pag-usapan nyo ng Diyos? Isip. Ano pag-usapan nyo yung tambay? Ano pag-usapan nyo ng mga adik? Walang kwenta, di ba? Pag ang Diyos ang kausap mo, ano mag-usapan nyo? Malalim. Maayos. Banal, di ba? Matalino. Maayos. Basically, yun ang pag-uusapan nyo. Pag talagang tumalino ka pa, pati future, alas parang nakikita mo na. Oh, kasi alam mo yung lakad, eh. Alam mo yung kalakaran ng Diyos, di ba? So, pero inayawan nila yun. Piruin mo yun, inayawan nila yun. Napakagandang privilege. Kasi nga, sabi dyan, takot sila eh. Bakit daw? Sabi dyan, for they could not endure. Okay, pag sinabi endure, hindi niya matagalan. Kayo ba kaya yung tagalan ng Diyos? Sino dito yung ayaw niyong kaano yung magulang niyo? Gusto mo lagi sa labas. Diba? May mga ganong bata eh. Huwag ganun. Pag tsagaan yung magulang nyo, tsinatsagaan nga kayo eh. Eh. Kasi si mama, puro ano lang eh. Puro aral, puro healthy. Walang kalokohan eh. Gusto ko yung kausap ko, puro kalokohan. Kailangan endure mo yung magulang mo, amen? Ganun din si pastor, endure nyo. Ibig sabihin, tagalan mo, amen? Hindi naman kayo gagawa ng masama eh. Ang tagal pastor sa Catholic, 30 minutes lang, tapos na eh. Dito, isang oras. Endure nyo, amen? Ganun din ang Diyos, endure nyo. Antindi naman ang Diyos. Kaya nyo yan, amen? And sabi niya, for they could endure that which was commanded. Okay, ba't ayaw niyo sa mga magulang? Ay, utusan na naman ako niyan eh. Ganun din ang Diyos. Kaya ayaw mo sa Diyos, magbakas ka ng Bible, uy, utos na naman. Ay, utos na naman. Ayaw ng ayaw mo eh, di ba? Pero yun ang maganda. As if so much as a beast touched the mountain, it shall be stoned or thrust to a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. So hindi lang naman sila natakot, pati si Moses. Pero yun nga, kailangan mo endure. Amen? But ye are come unto Mount Zion. So kinukumpara na ngayon, yung dati sa Exodus kay Moses, natakot sila sa sight ng Diyos. Nagsasalita rin yung Diyos. So sa atin naman ngayon, ano? Equivalent yan. So hindi tayo pumunta sa isang bundok. Kaya sabi dan, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. So doon tayo, pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, yun ang sinusubukan natin abutin. Amen? Medyo mataas na ang pastor, kaya mo yan. Kasi sabi nga, endure mo lang. Matututunan banda yan, yung mga pinasabi ni pastor, sundan mo lang. Ikaw din mismo, basahin mo lang, maintindihan mo rin. Hindi agad-agad, pero makukuha mo yan. Amen? So, heavenly Jerusalem. Kasi yung Jerusalem, parang city dati sa kanila. Hindi yun ang gusto natin. Amen? Iba niya, gustong dumayo dyan eh. Nagbabayad ng mahal. Di natin, wala namang special dun eh. Puro ano nga doon, puro desert nga eh. Ay, tingnan mo sa ano eh.
wala special doon. Pero ang gusto natin, parang sa Hebrews 11, di ba, sabi doon, whose city is maker, whose maker is God. Ganun din dito, heavenly Jerusalem, and innumerable company of angels. To the general assembly and church of the firstborn. Kaya sino dito kayo sa church? Yan yung mga, kaya napansin ko naman yan, iba, pag di maayos yung kaugnayan sa Diyos, ayaw sa Diyos, kailangan mong pilitin, pilitin mo pa, mandang huli, galit pa sa'yo kasi masyado akong mapilit, pero nilalagay mo na nga sila sa maayos, di ba? So sana naintindihan nyo, pagpupunta kayo sa church, ito sawag sa kanilang Bible, ha, the General Assembly and Church of the Firstborn, sino yung firstborn, si Jesus, which are written in heaven and to God, the judge of all, and to the spirits of just men, made perfect. Hindi basta-basta to. Amen? Sa church, kaya maganda sa church, makikita yung mga maayos na tao ngayon. Ito, may mga makukulit. Okay lang yan. Ayun yung, sila yung ating ano, parang mission, field. Sa mga case ito, mga ate-ate, guya. Amen? Normal lang naman yan eh. Pero, yung ibang mga kasama natin dito, hindi natin nakakasama madalas. Pero ito yung maayos na tao. Maayos sa Diyos. Spirit of just men made perfect. At obviously, sa later, sa langit yan. And to Jesus, the mediator of the new covenant. So, pinasok na si Jesus, hindi lang yung mga anak ng Panginoon yung mga kasama mo, at dapat kasabikan mo. Sino yung kasasabikan mong pinaka? Hindi lang yung kapatid mo sa Panginoon, kundi yung pinaka, Panginoon natin. Doon tayo excited. Amen? Dapat. At ang tawag sa kanya is mediator of the new covenant into the blood of sprinkling. Pag sinabi yung blood of sprinkling, pinapaalala lang na sa atin ng Panginoon kung paano siya namatay. Again. Amen? Paano siya namatay? Hindi basta-basta. Paano ka dinala niyang sa kanyang pamilya? Hindi basta-basta. Amen? Sino dito ang inampon? Ito mga ito, parang alam ko, kakasama sa bahay, di ba? Ang Panginoon, inampun niya tayo eh. Hindi naman tayo anak ng Diyos. Isa lang ang anak ng Diyos, di ba? So, inampun tayo ni Jesus, kung ligtas ka na, bilong ka na. So, hindi niya basta ginawa yun dahil nagbayad lang siya, hindi. Yung dugo niya dumanak, namatay siya para sa'yo. Sabi niya, that speaketh better things than that of Abel. So, ba't napasok naman si Abel na nabasa natin sa chapter 11, again, si Ay namatay, di ba? Pinatay. At after niya mamatay, siya pa yung nagsasalita, sabi doon. Kasi may maganda siyang patotoo. So, ganun din tayo, ganun din daw si Jesus, especially. Nung siya'y namatay, ay mas magaganda pa yung parang sinasabi niya, may pinaparating niya. Kaya nga, preach natin si Jesus lagi. Ang kanyang kabatayan, hindi basta-basta. Okay, medyo lumalim tayo, no? Pero, common naman kasi ito, eh. Kaya natin, kumatapos natin, ha? Abusin na natin to. Gaaway na dyan, Justin. Baka gutom or something, Nay. Oh. Ngayon! Ano ngayon? Okay. So nakita na natin yun. Salamat sa Panginoon. Salamat po. Ginawa niyo na lahat sa akin. Anong gagawin na natin? Bukod sa sinabi kanina, follow peace, follow holiness. Another to, sabi dito, so, see that ye refuse not him that speaketh. Sa Tagalog, huwag mong tanggihan. Ano ba sinasabi ng Diyos sa inyo? Ano sinasabi ng Diyos sa inyo, mga bata? Jackie, ano sinasabi sa inyo ng Diyos? Ha? Lagi natin inaaral eh. Rachel, ano sinasabi sa'yo ng Diyos? Marami yan eh, pero ano yung mga naalala mo? Ha? Anybody? Aliyah? Hindi mo alam. Flame? Ano sinasabi sa'yo ng Diyos? Inigo? Ano? Rachel. Ay, isa lang. Joshua. Eh?
Nakikinig ba kayo? Ano ang gagawin natin, Flame? Ano pinapagawa sa'yo ng Diyos? Kahit isa lang. Maging loko-loko ko. Yung ba sasabi siya ng Diyos? Ano? Ano? In you go. Wala? Aliyah! Mag-play! Ano ba? Maging loko-loko. Ano ba? Hindi. Ano? Ang dami. Joshua. Pag kinakausap, pag sumagot. Ano ba? Anong dapat gagawin nyo? Umaten. Yan. Wala ko. Hindi nga salita. Regine. Ano daw? Allen. Ang dami. Emojin nyo, sinasagutan nyo, di ba? Ano yung mga sinasabi sa inyo ng Diyos? Ang dami. Huwag kang makulit. Sumunod ka sa magulang mo. Nabisado nyo pa yan, di ba? O na, Flame. Isip ka na? Rachel. Maten, mag-pray, mag-alang, mag-aral na mabuti. May malalaki na. Ikaw, bad. Sundin yung utos ng Diyos. Ano nga yung utos? Mahalin ng magulang. Magagawa ng imahe. Very good. Ang dami niyan eh. Oh, Juliana, ikaw naman. Ha? Umatin sa church. Sinabi na kanina eh. Si ano? Pame. Huwag pumatay. Chelsea. Ano daw? Ano na? Kaya masyadong mahiyain. Ha? Ano daw? Wag. Mga bakla. Siyempre. Ah. Huwag tayong gumaya sa bakla. Ano pa? Soul win. Stephen. Tulog ka na. Ano? Sabi na ba lahat? Ha? Palaging sumandigan sa tama. Ano si Jamie? Ayun. Huwag pumatol sa unbeliever. Yan, alam mo na yan, ha? Ma'am Joanne. Serve others. Okay. Kaya tatanong iba, bad? Okay. Ang dami niyan eh. Sabi dito, nakinig niyo na, mga bata, sumunod sa magulang, pray. Sabi dito, huwag ka mag-refuse. Yan sinabi niya sa iyo eh. Pag sinabi ng Diyos yan, sunod. Len? Hindi, mag-aral. Maging mag-alang. Makinig. Ayoko. Atay ka. Sabi niya, pag nagsalita na ang Diyos, huwag mo siyang tanggihan. Sabi niya, for if they escape not, who refuse him that speak on earth, okay? Kasi sino ba yung nagsasalita sa earth? Eh, mga lingkod ng Diyos, di ba? Yung pastor, preacher. Nung hindi nila sinunod, kung nga, si Moses, anong nangyari sa kanila? Yung iba doon, pinatay ng Diyos. Eh, tao pa lang yun, ha? Kasi sabi niya dito, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. O sino ba yung nagsasalita sa heaven? Ang Diyos. At ang Diyos, minsan, madalas, nakikipag-usap sa'yo, directly. Ang salita niya, minsan, sa sinasabi na sa'yo, sa konsensya mo. Huwag mo siyang i-refuse. Amen? Amen? Whose voice then shook the earth? Dati, ang pinakita ng Diyos, pag siya nagagalit, talagang lumilindol eh. Eh sabi niya dito, ha? But now he had promised, saying, yet once more I shake not earth only, but also heaven. So pag, katulad niya ngayon, ha? Katulad ka, pag sinosolving ka,
nakita mo na, pinag-usahan ka na ng Diyos, nakita mo na yung konsekwensya ng kasalanan mo. For example, pinapaparamdam ng Diyos sa'yo, pag ganun. Tapos, kinato ka pa ng soul winner. Tapos, tatanggi ka pa doon. O kaya dito, sige, ligtas ka na. Dito ka na sa church. Alam mo, may mali ka. Tapos, marinig mo dito, may preach ngayon. Tatanggi ka pa ba? Yun yung sabi dito. Kaya, wag. Pag may pinapagawa sa iyo yung Diyos, wag ka nang tumanggi. Ngayon, kung may mga detalye na kailangan malaman, sige, tanong ka lang. Eh, iba nga sa atin, ang problema, ni ayaw magtanong. Ayaw nang i-pursue. Diba? Laging ganyan na lang. Gusto nyo kahit yung pag-awit natin. Huwag nyo i-give up. Amen? Kung di nyo nababasa, sumunod kayo. Later, makukuha nyo yan. Hindi ako iba, medyo bata pa, nahihirapan. Pero, huwag kayo mag-give up. Sabi dyan, this word yet once more signified the removing of those things which are shaken as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. So, ito naman. Napag-usapan natin kanina yung shaken, yung lindol. Yung lindol, ano bang kayang gawin ng lindol? May mga bagay siya na pag malakas ang lindol, kahit matinding building, pwedeng mabuwal. Diba? Kasi matindi to, diba? Ngayon, sinasabi niya dito, mas kinukumpara niya pa yung sa langit. Alam niyo ba sa earth, lumindol lang yan, kahit anong mahal ng bahay mo. May nakita ko sa China, ang ganda sasakyan eh, biglang lumubog na lang. Kasi based na may sinkhole, tamang-tama sa pinarkingan niya. Ang ganda ng sasakyan, nawala mo. Bigla-bigla. So, pag ang Diyos na ang nagparusa sa'yo, lalo na. Kasi, siya hindi lang earth ang yayanig niya. Pati langit. Anong sabihin nun? Nag-earthquake din ba sa langit? Earthquake nga. Siyempre, sa earth lang yun. Kaya nga sabi niya dito, shaken. Ibig sabihin nito, nililiglig niya. Amen? Yung mga buhay niyo minsan, nililiglig ng Diyos eh. Parang ano yan? Parang pagsubok. Okay? Ngayon, kahit itong mga mayayaman na to, pag sila ang sinubok ng Diyos, wala rin magagawa yan. Kung alam niyo ba si napakayaman dati nun si Apple, si Steve Jobs. Grabing successful. Talagang hinahangaan siya sa tech. Yaman. Nagkasakit. So, ano nagawa ng yaman niya? Nakita niyo ba Steve Jobs bago mamatay? Pangit. Eh dati, pogi-pogi yun eh. Mayabang eh. Ano si Bill Gates, magagano na rin eh. No? Ano si Fauci. Kaya yan, huwag kayong magiging mayabang sa Diyos. Okay, tapos na natin to. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved. Yun ang maganda dito. Kaya nga yan, katulad yun. Ay, nakatira ka lang kung saan. Dati, nag-uupa lang kami. Okay lang yun. Kasi, go now naman to lahat eh, di ba? Dapat ganoon ang attitude natin. Hindi yung masyadong makikipagpatayan ka dahil sa property. Ay, sasakyan. Nagasgasan ka lang. Gusto mong patayin yung ano. Agasgas sa'yo eh. Kawawa nga minsan yung mga yan, di ba? So kaya sabi dito, ang dapat ang utak nyo lagi nasa mga bagay na may kinalaman sa Kingdom of God. Yan church, yung spiritual, yung soul winning, yung reward siya sa langit, hindi dito. Amen? May pag-away ka ba dahil sa pagkain? Sinasabi ng Panginoon sa'yo, dapat may peace nga, di ba? Ikaw na maghanap ng paraan paano hindi kayo mag-away para maakay mo sa Diyos. Okay? Ganun yung sinasabi dito. Kasabi dyan, oh, hindi na mamumove yun, dililindulin yung kingdom ng Diyos, yung mamanahin mo sa langit. Hindi ka dapat insecure. Amen? Kasabi dyan, let us have grace whereby we may serve God. Doon babalik yan, eh, yung paglilingkod natin sa Diyos. Paano ko maglilingkod sa Diyos ng maayos? At may pag sinabi acceptably, sabi maayos nga, with reverence and godly fear, edi dapat, doon ako nakatingin lagi sa Kanya. Amen? Na hindi ako insecure. Ay, mawawalan ako. Hindi mo niisip yun. Amen? Eh, minsan lang kayo. Kaya may nabalitaan ako sa inyo eh. Hindi na ako mag-church kasi siya meron. Yung isa binigyan ako, wala. Diba? Tama ba yun? Eh, hindi naman pwedeng lahat kayo. Pero nga, pag December, halos lahat meron kayo, diba? Huwag ka namang, ano, pagpapalit mo yung mas importante, diba? Hindi ka naman nag-yours para dun eh. Ito yung matindi dito. For God is a consuming fire.
Ibig sabihin lang po niya, lumalamon siyang apoy. Ibig sabihin ng lumalamon. Pag ikaw talaga hindi sumunod, nabuhisit sa sayo, tuloy-tuloy na. Tutuluyan ka niya. Amen? Ganun din kahit mga Kristiyano po. Kahit mga Kristiyano, pag talagang pinagbigyan ka na, diba? Hindi ka pa nagtino, binigyan ka ng chance, ayaw mo pa rin. Inutuluan ka, ayaw mo pa rin. May mga Kristiyanong ganun na makikita mo, bakit kaya pinabayaan ng Diyos tong nagkasakit ng gusto? Hindi, parang wala na yung blessing sa kanya kasi nga, loko-loko din. Amen? So, kailangan nun dapat nananatili yung takot natin sa Diyos na pwede niyang gawin sa atin yun. Amen? Kaya ngayon, ano gawin nyo na lang? Habang di pa dumarating sa ganun, sumunod ka na, yung kaya mong gawin, gawin mo para sa Panginoon. Amen? At para sa inyo rin, para sa mga kapatid natin, hindi tayo magi-give up. Okay? Special soul winning. Amen? Amen. So, pero pahinga muna tayo Sabado. Okay? Biglang ganun eh. Okay? May time din sa pahinga. Amen? So, sige, let's pray. Lord, maraming salamat at nakita namin, Panginoon, napaka-powerful yung mga salita, Panginoon, mga illustration nyo, Panginoon, kung paano kami ay pinapalo nyo rin. Kami po ay tinuturuan nyo, Panginoon, yung mga mahina pa, Panginoon, na maalalain namin sila, Panginoon, na magtiwala rin sa inyo, mahalin kayo ang salita, ang gawain. Pray na ganun din po sa amin, give us grace, Panginoon, sa aming pagsubok, sa aming mga paglilingkod din, na mga time na mahirap, mga failures, ganyan, Panginoon, di masyado mabilis musad, Panginoon, I pray na bigyan niyo kayo ng grace, Panginoon, sa aming personal life, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, Panginoon, para kayo po yung malati sa aming buhay, so kayo po rin ay bigay sa amin ng grace. Salamat sa inyong anak, na siya po nagsakribisyo sa lahat, but I pray na as we continue, Panginoon, itong mga bata pa lang ito, makita nila yung sarili nila, the future na naglilingkod ng tapat sa inyo, Panginoon, na maayos, katanggap-tanggap. Ganun din po lamang kami, mga adults, Panginoon. Manalati, in Jesus' name we pray.